up YouTube? Welcome back. So matagal-tagal tayong hindi nakagawa ng ano no ng video. That's because medyo naging busy tayo lately, no. Almost every day gumagawa tayo ng ano, builds, team builds para sa mga clients natin, no. So yun kinakain yung oras ko. Then isa pa, meron kaming sorpresa no na ipapakita sa inyo soon. So bukod sa Axie, meron tayong isang binubuo ngayon. Ipapakita namin sa inyo yung opisina namin kapag okay na lahat, no. So under renovation na yung office namin, and finally magkakaroon ng sariling office yung AP Gaming, and magkakaroon na rin kami ng mga mining rigs namin. Magma-mine tayo ng Ethereum in the future, no. So hopefully by, let's say, early October, open na yung mga rigs namin. I mean, good to go na, kasi syempre mahirap bumili ng GPU ngayon. Gusto ko kasi pare-pares yung GPU para maganda yung itsura nila, no? So ayun, papakita namin sa inyo kung ano yung bubuin namin. So kaya tayo hindi nakagawa ng video lately kasi sobrang kain na kain yung oras ko, no, sa paglalaro and sa pag-manage ng mga teams and sa pag-build ng mga teams ng mga client natin. So almost every day, siguro may mga times pa na sa isang araw apat na team yung nabibuild natin, no. So yun, maraming salamat sa mga nagtitiwala sa akin, and ayun, maraming salamat. Hopefully nag-enjoy kayo sa teams nyo, and ayun, papakita natin sa inyo kung ano yung mga na-miss ko na kaganapan, no. So kakatapos na ng season, sadly hindi tayo nakaabot ng top 1000 hanggang ito lang ang pinakamataas na rank na nakuha natin, no. So 2720 ang gamit ko dyan is yung poison team ko na hindi ko pa na-introduce sa inyo na maayos para makita nyo. So papakita ko ng couple of games later kung paano ko siya ginagamit, mabilisan lang para lang magka-idea kayo, no. So this one is 44 speed, or panoorin nyo na lang yung mga playback ko. So ito yung 44 speed, 42 speed, and ito yung 1-of-1 natin na plant, no. So ang synergy niyan is dapat laging nauuna tong mid laner ko sa back laner ko para panag-furball ako, magtitik na yung mga laso na binigay nito, no. So ganoon lang siya kasimple, no. Pero hindi yan yung final form niya. Currently, hindi ko pa afford yung final form ng team na yan. So gumawa tayo ng second team na ginagamit na, which is mapakita ko later. Nag-end yung season na ito yung rank natin. So ayan, no. 918-2021. 2674 lang inabot natin. So hanggang dyan lang muna tayo for now. Pero ngayong bagong season na ulit, nag-start tayo ng 1,200. And currently, anong day na ba ngayon? Siguro about 4th day na ba ng season, or 5th day? So currently, we are at 1,918. Kahapon, nag-2-1 na. Actually, 2 days ago, 2-1 na ako gamit yung poison. Pero since naumay na ako kakagamit sila, ito yung team ito yung team na ginagamit ko ngayon, which is this one. Yan. Yan, medyo mas maganda siya gamitin, mas mabilis. Kasi yung poison, parang mataas yung win rate niya, pero sobrang tagal ng games, no. So ito yung ginagamit ko ngayon. Medyo stress-free na team, tapon lang ng tapon. Papakita ko rin some of the gameplays later. Bago matapos yung video, papakita tayo ng couple of games, no. So yan yung mga ginagamit ko. Itong team na to, pakita natin sa inyo. Mga dream axes ko yan. Ito, matagal ko ng pangarap to. Simula nung natuto ko magbasa ng builds and gumawa, matagal ko ng pangarap yung dalawa na yan. So pinangalan natin siya sa favorite kong anime right now, yung time I got reincarnated as a slime. So si Soei siya, yan. Yan yung assassin ko, no. So mostly siya yung nagki-carry ng games. Favorite ko to noon pa. Siguro a month ago nakikita ko na to. Ito pa yung seller. Siya pa yung seller, si Kenji Trezor pa yung seller niyan. Hindi ko siya nabili, sobrang lungkot pa lungkot ako, pero lumabas siya ulit na mas mababang price dun sa previous na sell. So ayan, nabenta siya ng 0.284 nung time na ini-snipe ko siya. Ang flat price niya noon is 2.2. So hoping ako that time na umabot siya ng 0.2 bago ko siya bilhin. Sadly, 0.28 pa lang nabili na. So nakita ko ulit siya a couple of days. Nakita ko ulit siya ito nung 22.225 na lang yung price niya. So hindi ako nagdalawang isip, binili ko agad siya kasi this is very rare. Parang sa buong Axie, lima lang yung ganyan, no. So binili natin yan. The next one is ito, si Benimaru naman. Ito yung cleanup natin, taga-cleanup ng mga may iwan ni Soei, no. So si Benimaru yan. Ito yung ano ko, parang ito yung final version nung ginagamit ko na Axie before na Tri-Spiker, no. So tinanggal lang natin yung crash disk kasi 49 speed siya. Kailangan natin yung zero cost para lagi magpo-proc yung chump, no. So yan, very 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 strong output damage to. So yan gusto natin. So ang seller naman nito si Snorlax yan. Matagal ko rin tong inabangan. Actually, ito yung gusto ko sa kanya, yung ganyang itsura. Pero yung ganyan kasi wala siyang 49 speed na ganyan. So ito na tayo, nag-stick tayo sa 49 speed. Hindi na ako nag-aano ng aesthetics ngayon. Gusto ko yung stat na, no, para
manalo na tayo agad, wala nang sabi-sabi pa. Pero maganda rin naman yung itsura niya. Pero gusto ko sana yung ganito, yung mukhang giant, yung ganyan. Yan, so far, si Snorlax lang yung nagbibenta ng mga ganyang klase ng Axie. So, ayan, meron siya ulit. Ito, 47 speed, 0.38. So, ayan, puro ganyan yung ano niya, puro Asura type na spiker, no? So, yun, nakabili ako ng isa sa kanya, masayang-masaya ako, which is this one. Yan, tayo owner niya, no? So, sa plant naman, ang ginagamit natin dun sa bagong team is this one, yung 1 of 1 ko na plant. Gustong gusto ko to, pero hindi ito yung tamang plant para dito sa team na to, no? So, since wala tayong wet ngayon, 0.008 lang ang wet natin, stick muna tayo dito. Pero yung plant na magiging plant netong team na to is very, very basic pero very effective. Itong plant na to, may paggagamitan ako nito. Gagawa ko ng plant na team. So, dun ko siya gagamitin. Ayan, so yun yung ginagamit ko ngayon. Ang pinanggamit natin previous season is this one. Itong poison team na to. So, ito yung mid laner ko. Mabagal siya, hindi siya yung... Mabilis siya, pero hindi yan yung top speed ng ganyang build, no? So, bibilin natin yun in the future. Medyo mahal. I think papatak ng 80,000 isa nung ganyang klaseng Axie na top speed. Then, ito yung backlaner ko. Si Furball Grass Snake naman. Ang bibilin din natin yung top speed yan, 48 na speed na ganyan. So, yun nga, importante. Mas mabilis yung midlaner ko kasi sa backlaner ko. Kasi ito yung magki-clean up, eh. Importante, bakit? Kasi para pag may time na mag-engage silang dalawa ng sabay, mauunang titira to, mapoprock muna yung poison niya bago tayo tumira ng furball. So, malaking bagay yun. So, sa front naman, itong 1 of 1 na plant natin, 1 of 1 din to, eh. Nag-iisa lang siya sa buong Lunasia. So, watermelon, yam, poison, yung kumbaga basic lang. No? Kaya tayo sobrang blessing din tong square teeth na to kasi pasok siya sa garish worm ko. So, minsan, mapifreak ko yung casting ng poison ng garish worm dahil sa square teeth dahil wala tayong disguise, eh, and wala rin tayong poison sa backlane natin, no? So hanggat maaari in early stages ng game, ma-proc ko yung poison ng garish worm using this one or garish worm din yung sa kabila. So gagawin natin is tatarget natin yung fastest using watermelon. So yun yung purpose ng watermelon, is to target yung mga nasa likod para by the time na umabot sila sa backlane, eh duguan na sila, no? So yan, yan ginagamit din natin yung sa Terminator team. Meron din tayong Termi team noon na ganyan yung setup, watermelon tapos yam, no? So yun, papakita ko rin some of the games later. Yun yung ginagamit natin na teams lately, no? So about din naman sa SLP, no? So lately, merong shocking na breaking news kahapon, no? Na in-adjust nila yung breeding cost na double SLP then divided by 2 yung AXS. So dating 2 AXS, ngayon magiging 1 AXS na lang, which is very good. Dahil makakatulong yun sa pag-burn ng SLP. At nakita natin yung tawag dito, yung nagawang effect nun. Medyo tumaas, nagkaroon ng mini pump. Kumbaga, yung trading volume ng SLP is 10 times, almost 15 times na. So ang trading volume ng SLP a day, regular trading volume na is around 24 million to 30 million. Yun yung standard, yung, ito yan, 24 million to 30 million ng trading volume yan. Pero since kahapon, nung nagpost sila na magiging updated na yung breeding cost, which is today, later today, mga 8 AM siguro. Not sure kung anong oras, hindi ko napansin yung oras, pero nakita ko yung pinaka headline niya is in-adjust nga nila. Nag-peak to kahapon ulit. I mean, so far, ito yung peak niya. Nag-peak ng almost 5 pesos, no? So, malapit na ulit tayo dyan. Hopefully, ma-burn na yung mga SLP niyan and dumating na ibang ways para ma-burn yung SLP para magka-value na ulit yung mga inipon natin, no? So, trading volume niya is almost nag-times 15 na. Magta-times 15 na almost, no? From 20 to 30 million 24-hour volume, ito 273 million ang trading volume niya in the past 24 hours. So, malaking bagay. Maganda yung effect na nagawa nung ano nila, no, update nila. So, ayan, nagkaroon ng urgency, no? Pati kami, meron din kaming urgency. Nagkaroon kami ng emergency breeding kahapon dahil syempre habol din kami dun. Gumamit kami ng konting SLP tsaka AXS para mabreed namin to. Kasi didispose ko to in the future, bibenta ko rin siya. So sabi ko, dapat mabreed ko siya. Kailangan maparami ko yung double talk bago ko ma-dispose, no? So yan, nagbreed tayo. Ang gamit natin is yung beast ng partner ko. Hindi naman partner, pero parang ano dito, kakolab ko lagi dito sa Axie community natin, si Josh. Ano siya, part din siya ng AP. Ayan, ito yung partner, ito yung parents. Kumbaga, ayan, gusto ko yan, gusto ko yung ganitong setup, Ronin, Double Talk, Shiba, tapos Imp. Pero gusto ko sana mapalitan to ng Smart Shot kasi meron tayong Winghorn na naliligaw dito, pero I doubt na mapalitan niya ng Smart Shot, no? So, pero hopefully yun.
gusto ko sana mapalitan. Pero ito, since i-dispose ko to soon, may client tayo nakukuha niyan. Binread ko muna siya ng 2 times para makapag-produce pa ako ng double talk Ronin, no. So, ang gusto natin mangyari is double talk, ma-retain yung double talk, yung imp hopefully may small chance na mapalitan ng winghorn, pero gusto ko sana maging winghorn 'yon. So double talk, winghorn, then Ronin, since wala tayong chance na makakuha ng ano dito, risky beast. So Ronin is okay. Then Shiba, gusto ko Shiba yung buntot, ayoko ng Nutcracker, no. So yan yung gusto natin mangyari. Hopefully dun sa dalawa merong isang magandang lumabas. Kahit wala na yung winghorn, basta maging ganun lang, or 45 speed na ganyang beast. Pero sana winghorn, kahit isa dyan winghorn, napakasaya ko nun. So ayun, so far magbibenta ako ng mga personal axes ko in the future. Papalitan natin sila ng mga mas kailangan natin pampandagdag sa funds na mabuo natin yung mga dream team, no. So ito ang re-retain ko lang, ito kasi ito napakalaking tawag dito, napakalaki na natulong sa akin ito sa pag-akit ko, and very very uncommon yung ganyang build. So far, ako pa nga lang ata yung nakikita kong gumagamit ng ganyan. May mga gumagamit ng Axikis Dual Blade, pero yung ganito mismong card setup, parang ako lang ata yung nakikita kong ganyan. Meron siguro, kapol, kasi may 60 Axis na ganito eh. Pero, yun nga, sa PvP wala akong nakakalaman na ganyan. So, ayan, iiwan natin, re-retain natin yan. Siyempre, retain ko to si Thor kasi ito yung pinakaunang reptile namin. And malayo din yung narating ko yan previous season na umabot tayo ng 2,100 dial dyan. Hindi ito ah, yung previous pa. So season 17 'yon. Ito yung gamit ko. Then ito i-retain ko rin to. So ito ibebenta ko in the future, ito ibebenta ko in the future. And 'yon. So 'yun, pakita natin yung mga new teams na nagawa ko para sa AP, no. So ito, hindi akin 'yan eh. Ito yung team ko ngayon. Then ito yung sa wife ko, ito yung team niya, Shrimpinator. So gumawa ako ng Shrimpinator kasi medyo natatali yung team niya. Assassin build din yung kanya. Pero kasi pagdating mo ng higher tiers, medyo mahihirapan na yung mga ganong klaseng team eh. So gumawa na tayo agad ng Shrimpinator, no. Yan, gagawa rin ako ng personal na ganyan para sa akin in the future. Pero unahin ko muna tapusin yung mga builds ko. Pero ito yung advice ko na alternative sa ano ngayon, sa mga Terminator builds. 46 speed na Termi, tapos gitna, Shrimp Garish na gitna. Then ito personal ano na to, personal preference kung anong gusto mong plant, no. Pero gusto ko kasi high damage plant pagdating sa ganito para mas mabilis mauubos yung nasa harap kung sakaling gusto mong patayin yung nasa harap, no. So yan yung binild natin sa wife ko, no. So meron na rin akong sariling scholar outside of AP. Gumawa ko gamit yung mga extra axes ko, no. So ito si Deng, part siya ng AP2, which is subsidiary ng AP. Yun yung mga pilots or scholars na hindi pagmamayari ng AP generally, which is kunyari pag magmayari ko siya or pag magmayari siya ng wife ko, yun yung mga axes namin na extra, no. So ito sa AP2 to, generic na tawag dito, generic na plant, utility plant yan, para dyan no damage yan, hindi natin kailangan ng damage yan kasi mataas yung damage output nung mga nasa likod. So kailangan niya is mag, ang pinaka purpose niya is mag draw ng cards and mag generate ng energy. So yan, kasi medyo energy hungry na sa likod, no. So ang goal natin is by round 5, round 6, medyo isa na lang or dalawa na lang natitirang axe ng kalaban. Bawas-bawas pa yung nasa gitna. So yan, ang ginawa natin is priority attacks. Meron tayo parehong axe para matatarget natin yung mga nasa likod. So yan, ito yung isa sa mga reason kung bakit binuo ko tong team na to, no. Ito yung budget meal version niya. So ito yung budget meal version nitong massive damage team ko. So yan, pinakita ko lang sa inyo, no. So yan, si Deng ang umahawak niyan. And soon, siguro sa 26, ipapascholar na rin natin yung assassin team ng wife ko. Kukuha tayo ng tatlong scholars na bago sa 26, kasi meron kaming dalawang scholars na graduate na. Okay, yung scholars namin na yun, may sarili na silang team. I'm happy for them. Meron na silang sariling, kumbaga, pinagtutulungan na palakihin na grupo din. Yung Cavite Axigang, congrats sa inyo, kay Pia, kay Ayu and kay Canon na mga members ko. Yung dalawa, si Ayu tsaka si Canon, graduate na sila, lilipat na sila. And yun, congrats sa inyo, and hopefully maging successful din kayo and dumami din kayo ng dumami, no. So yan, masaya ako para sa kanila, pero malungkot ako, syempre alis siya sa akin, alis sila sa akin, pero it's okay. Ganun talaga. Ayun, shoutout sa inyo, galingan nyo, pagpatuloy nyo lang. So alam niyo naman yung pinasok natin, no? Masaya dito. So yun, with regards to balik tayo, meron pa mga recently, meron pa mga drama, no, regarding Axie, yung mga influencer na nagsialisan dahil sa hindi pagiging transparent daw ng
Sky Mavis sa kana sa buo lakak pangkalahatan. Kumbaga kasi ang sinasabi nila is merong inner circle, pero ako tanggap ko na may inner circle kasi sa lahat ng bagay sa buhay merong laging inner circle, no? So deserve yun ng mga naunang sumuporta, deserve yun ng mga malalaking investment sa sa game na nilalaro nating lahat. So yun, okay lang yun. So tanggapin natin yun kasi in due time maapektuhan din tayo ng mga blessings na kumbaga pinapaalam sa kanila muna bago sa atin. Darating sa atin yan, guys. Okay, magalala. Tapos ayun, kung ako man, kung titingin ako ng go signal para mag-let go na sa Axie is when yung mga Axie Mystic owners sila mismo yung magbebenta ng mga Mystic nila. Yun na yung time para mag-exit. Pero the fact na may bumibili ng Mystic Axies, siguro sa isang linggo may bibiling isa. Imagine millions and millions of pesos worth ng isang Axie na bibili. Ibig sabihin, malayo pa talaga. Well, malayo pa talaga. Alam ko sarili ko malayo pa talaga. And wala akong pakialam sa sinasabi ng haters. Ano? So, ayun. Buhay ko to. This is our fund. Ito yung company namin. Papalakihin namin to. Hindi kami papadala sa inyo. Okay? So, ayun. May office na kami. May kakaroon na rin kami ng mga mining rig. So, ayun. Ito yung katas nun. Katas ng Axie yung mga improvements sa buhay namin. So, kayo, sa mga nanonood na magsisimula pa lang, magandang time na pumasok ngayon kasi mababa yung prices. Baba yung prices ng Axie, pero I doubt na na mas magiging mabilis yung pag expand nyo kasi medyo tataas na yung tawag dito yung requirement na SLP, no? So ayun, kung personal ano lang naman, kung personal na pangangailangan lang naman, mag solo team kaya pumasok ngayon. Maganda yung entry point ngayon. So yun nga, yun, maraming salamat. And ipi-play ko yung mga videos na, teka nga, mag-play na nga tayo ngayon. So, meron tayong mga game recording dito eh. Ayun nga pala, congrats sa amin. 200,000 plus SLP kami for this month. Bukas, gagawa ko ng recording, papakita ko lang. Na, yun. So, hindi naman akin lahat yun, no? Pero, the fact na umabot kami ng gano'n, na-break namin yung previous record namin, big deal for me. It's a big deal for me. So, ito yung sample ng game na hanap tayo ng maganda. Okay, so ito yung sample ng game ng team ko ng Poison Team. So, yan siya. Ah, nga pala itong Poison Team ko na to, nag-ano ako. 19-1 win streak ako. So, ayun, very very strong. Papakita ko yung picture mamaya. So, ganyan ko siya gamitin. I make sure na naka-stall na lagi yung nasa back lane kung may chance ako na i-stall sila. So, ito, disadvantage yung kalaban ko dito kasi yung back laner niya mas mabilis din sa mid laner niya. So, matatarget ko siya nang hindi ko pa kailangan patayin yung nasa harap, no? Kasi ang drawback ng watermelon backlane kaysa sa toothless is paano kung yung backlane ay nasa gitna, yung fastest ay nasa gitna din. So, walang poison yung backlane unless mapatay mo nang maaga yung mid, no? Pero ang benefit naman ng may watermelon ka is meron ka pa ring chump. Yung mga may toothless kasi, wala silang chump, no? Kasi yun yung mouth card nila. Pero may toothless sila, tapos normally damage yung horn card is either arco or incisor or kerastis, pero mas preferred ko kasi na may champ yung mid lane tsaka back lane ko para may pang stall ako. So yan sila. So makikita nyo, since na poison na natin nasa likod, nasa gitna naman yung titirayan natin. Ngayon kung nasa gitna yung pinakamabilis, medyo dehado tayo. So yan, pero may mga way around naman tayo doon, no? So iwas lang sa error. So makikita nyo, very relentless yung team. Ayan siya. So paliguan lang natin. Pag nakita natin na enough na yung poison, eh, sinuwerte pa tayo. Pag nakita natin na enough na yung poison nun, sa harap naman tayo ngayon. So dito papasok yung furball kapag clean up time na. So ganyan yung sample ng games. Kahit mataas yung shield niya, tatagos pa rin yung poison, no? So ang ginawa natin dyan is nag-shield up lang tayo para sa incoming damage masustain natin para mabuhay pa tayo till next round. So yan, by that time guaranteed na, alam ko na napanalo ko. Nung namatay yung aqua niya, alam ko na napanalo ko. So yan, papaliguan lang sila ng poison. Then kill. So yan yung poison team. Now move tayo dun sa isa. Itong bagong favorite team ko, no? Itong no setup team. So pause muna natin, no? Itong team na to, sinetup ko to para matupad yung pangarap ko na mabuo yung high damage team and pantanggal umay ko kapag gamit ko yung poison team, no? Kasi very very nakakaumay yung
Yung Poison Team, nakakasawa. Ang tagal ng games. Ang tagal ng games. So, ginawa natin ito pagtagal umay. So, ito yung gamit ko ngayon kasi very refreshing siya, no? So, ito yung walang setup talaga. Parang in-adventure mo lang yung mga kalaban mo. Ganun. So, bato lang tayo ng bato ng skill. And, syempre, i-conserve natin yung skills ng... tawag dito? Skills ng reptile. So, yung draw natin, yung draw ko na itong game na to, hindi pa to yung lucky draw. Kasi ang lucky draw sana is... dalawang little branch tapos dalawang plant card, no? So yun yung lucky draw para ma-utilize natin na maayos yung plant card, yung plant natin. Pero pwede na rin yung draw na yan. So ayun. Sorry, nanap kay aso ko eh. Dilim kasi. So, makikita nyo, iniiwasan natin siya makapag-set up or makapag-steal ng energy. Wala siyang chance kasi every turn nagbabato tayo ng damage card, no? By late game, meron na rin tayong ready na tawag dito. Cards para dito kay Benimaru, no? Pero kasi kung makikita nyo, may error ako dito. Ang purpose ko lang dito is in case na mag-shield siya, papatagusin ko sana yung Risky Beast. Ang error ko dito is pinili kong mauna yung kuku. So, dapat pala, ang ginawa ko is chomp muna, then kuku-kuku para kapag nag-tail slap ako mamaya, masakit-sakit. Pero okay lang. Ito yung mga couple of first games ko, kaya medyo hindi ko pagamay, tsaka excited pa ako. So, yan. Ito, ang build ng kalaban is, tawag dito, Blood Moon. Ba-blood mo din tayo, no? Sustain. So, madali lang talunin yan kung marami kang damage output. Pero kung yung gamit ko is yung pangalan nito, yung poison, medyo tagilid. Di naman tagilid. May chances manalo siya. May chances manalo ako. Pero kapag ito yung gamit natin, against sa ganitong team comp, malaki yung chance natin manalo over him. So kahit anong sustain niya dyan, butas siya. Kasi ang way niya para ma-stop lang tayo is tanggalin yung mouth cards, no? Eh, hindi naman natin kailangan yung mouth cards ng beast at this point. And wala siyang way para ma-stall yung energy natin. So makakapag-ipon tayo ng energy, mas malaki yung mababurst natin na damage, no? Makakapagbato tayo ng mga burst. So yan, mali ulit yung ginawa ko. Kung gagawin ko ulit yun, yan, mali yan. So dapat ang ginawa ko again is nag-chomp muna ako. Kasi ang purpose lang natin is papatagusin lang natin yung maliit na damage na magagawa nun. So sayang, sayang yung 124. Yan, papatagusin lang sana natin yan, no? So ayan, alam ko na by this point panalo ako kasi magkakamehameha tayo dyan. So champ, papatagusin lang natin yung damage yung Tiny Dino. Pump tayo ng dalawang buff, tapos yun na, panalo na. So ayun, ganyan natin gamitin yung new team. Nag-enjoy talaga ako dyan sobra. And ayun, mamaya 8 AM mag-grind ako maaga kasi marami tayong gagawin today. So ito yung win streak ko na pagkahaba-haba, no? Ito yung nagawa ko nung couple of days ago, the day after nung pagbalik ko sa 1200 MMR, bumalik ako 1200 kasi nag-migrate nga tayo ng treasure, no? So wala tayong previous rank, pero kung meron tayong previous rank, 19 sana ako magsa-start. So ito yung day 1 ko noon, inubos ko talaga silang lahat, no? 19-1, actually 35-5 yan, hindi ko lang masama yung iba kasi may mga putol-putol na hindi na maganda tignan. So 35-5 yan ang araw na yan. 40 energy binuhos ko sa PvP that day. Pero ito lang yung maganda tignan, although merong isang talo. Error ko to eh, nagkamali ako ng isang round. Masakit sa damdamin, pero ganun talaga. So yan, 19-1, 35-5 yung run ko ng araw na yan. So ito yan, 88% win rate ako ng araw na yan. So yun. Maraming salamat sa pagsubaybay, and sa mga gusto magpa-build ng teams and gusto magtanong kung ano ang Axie Infinity, kung gusto magpaturo paano mag-transfer ng payments, message nyo lang ako sa Discord. Ilalagay ko yung link ng Discord namin sa description below, hanapin nyo na lang. And pwede nyo rin ako i-message sa Facebook namin sa AP Gaming, ilalagay ko rin yung link sa description below. Pero mas active ako sa Discord kasi maraming masyadong humingi ng scholarship doon sa AP page natin, no? Which is hindi natin kaya provide right now kasi konti lang kaya natin gawing scholar, no? So ngayon tatlo lang kukunin natin. Mamayang hapon magdodraw ako sa Discord, no? Ewan ko kung gagawin ko ng live, pero we'll see kung hindi ako busy.
So again, sa mga nagpagbuo ng team, bumili ng team sa akin, maraming salamat sa inyo. And salamat sa tiwala nyo. Sana nag-enjoy kayo ngayon sa mga teams na binuo ko para sa inyo. Sa mga gusto magpa-build, message nyo lang ako sa Discord. Yung link nasa description, hanapin nyo na lang Discord, okay? Then, ayun, stay safe and malapit na. Mukhang masaya magiging Pasko nating lahat, no? So stay safe para sa inyong lahat. And don't forget to like, subscribe, and share nyo na rin, no? So yun, ingat kayo. See you next time. Bye-bye! 200k SLP today. Yay!